Okay guys, ngayon meron tayong gagawin ulit. Isang electric kettle. Model number KW1366, 2000 watts, 1700 ml. Ngayon siya 230 volts AC. Ngayon tingnan natin kung ano yung kanyang problema. Saksak natin. Guys, bali wala siyang ilaw, wala siyang init. Ito guys yung titingnan natin. Salamat nga pala guys sa mga subscriber, ganoon din sa mga napadaan lang, iniimbitahan ko kayo na mag subscribe at mag click na rin ng bell para sa notification ng mga bagong video. Pwede rin i-like, pwede rin mag-comment, pwede rin share. Salamat sa inyo guys. Ano din nyo lang para ma-share ko sa inyo kung paano natin ginawa tong electric kettle na Kiowa. Buksan natin guys, ipopos ko lang. Yun guys, bali binuksan na natin. First natin i-check muna natin yung kanyang LED. Punta tayo sa diode. Guys, umilaw naman yung kanyang LED. Sabihin good. Check natin tong resistor. Check natin yung resistor guys. Bali, tanggalin natin para ma-isolate natin. Yan. Ini-off ko rin dito para ma-isolate natin. Tapos pupunta tayo sa ohms. Guys, meron siyang 36.7 kilo-ohms. Bali, good naman siguro tong resistor na to. Ngayon, punta tayo dito sa switch sa taas. Ito yung bimetal switch na nagsesense ng init ng steam. Bali dito nalusot yung steam. Sinesense nitong switch na bimetal. Kinaka-top niya pagka yung sobrang init na. Yung bimetal kasi nagre-react sa init eh. Nabe-bend siya. Kaya na-trigger niya itong switch na to para mag-off. Buksan natin kung good pa. Ingat muna natin itong taas. Ayan. Tapos sunod natin yung mga clip dito sa handle.
guys. Tanggal na natin. Malito siya guys. Tanggalin muna natin ang kanyang screw. Natin. Ito yung pinaka metal na nagbe-bend guys pag naiinitan. Bali na bend dyan eh. May pinupo siya dito. Ngayon nga guys, pinupo siya na to. Ng init ng nabe-bend siya pag yung nainitan siya nabe-bend siya tapos pinipush niya nung may tinutulak siya dito. Ngayon para i-check to kahit buzzer lang switch lang naman din. Yun buzzer mode. On. Off. Ibig sabihin, good siya guys. Screw. Kanyang connection. Nakaklip. Saka natin balik dito sa taas. Yan guys, na naibalik na natin. Good yung bimetal switch na dito. Ngayon guys, bali proceed naman tayo dito sa filament. Sa filament guys, ang value nito resistance ohms, kaya lang wala siyang naka-indicate na value ng resistance dito. Bali anan dito lang tong kanyang volts 220 to 240 volts tsaka itong watts 1850 to 2200 watts. Bali lang yung kanyang given. Bali wala siyang naka-indicate na resistance. Kaya paano natin malalaman yung resistance nito, itong filament? Wala naman yung naka-indicate. Bali malalaman natin yun kung gagamitin natin yung ohms law. Pagkuha ng resistance. Bali may formula sa ohms law na B squared over power. Yun, gamitin natin yun. Bali yung volt natin na 220 squared tapos i-divide natin sa watt na 1850. Yun, pagka ganun yung ginawa natin, dinivide natin, ginamit natin yung formula na ohms law na volt squared over power, makukuha natin yung sagot na 26.1621 26. Bali 26 yung kanyang ohms. Yun guys, meron tayong nakuwang 26.9 ohms.
almost 27, 26, malapit siya sa 26. Ibig sabihin nakakuha tayo ng 26 ohms dito, good tong filament natin. Next natin i-check yung ito naman guys. Next natin i-check. Nakatusok siya dito guys. Itong kanyang dalawang pin. Ito. Nakatusok siya dito. Tapos itong nasa gitna, ang connection nito nandito rin, isa dito. Tapos ito nandito rin, isa rin dito sa dalawang to. Gamitan natin ang base rolet. Ito nga guys, itong isang pin, itong isang to, dali nakakonek siya dito. Tapos itong isa dito. Ibig sabihin okay naman yung kanyang connection. Ngayon punta tayo dito. Dito guys, punta na dito tayo. Sunod. Bali may bimetallic switch rin to sa kabila, sa likod niya, sa ilalim. So guys, ito nakakonek siya dito, tapos ito nakakonek siya dito. Bali masasabi natin okay ito pagka ito yung dalawa ay may connection, ito at saka ito magkakonek, tapos ito magkakonek. Try natin guys. Bali, ginapin lang ko na itong LED na maliit guys. Yung ibig sabihin guys, good to. Dito tayo sa kabila. Ayun guys, open line siya. Guys, open line. Ayaw niyang dumunog. Dito sa kabila, meron. Sa kabila, wala. Ngayon, alamin natin kung bakit wala sa loob. Nandiyan natin. Dalasin natin itong tatlong nut niya. May nut na tatlo. Naka-bolt siya. Dali natin. So guys, mayroon siyang metallic. Tanggalin rin natin to guys, itong nakatakip sa kanya. Sa pagtanggal nito, meron kasi siya rad dito eh na tinutulak nitong bimetal. Baka mawala siya eh pag ano. Ito guys, ito tinutulak niya nga guys, no? Kung mapapansin natin, meron siyang kalawang na yun.
siguro yung dahilan kung bakit hindi siya nakakontak. Tanggalin natin muna yung mga plate, tapos lihain natin. Dito guys, liyahin din natin. Guys, try na natin balik. Balik na natin. Hindi natin kalimutan ng RAM. Nakulay puti. Siyaman yung bimetal. Yan guys, gamitan na ulit natin ng buzzer kung meron ng contact. Ito tsaka ito. Test natin itong isang pares. Ngayon guys, meron. Mabuzzer na siya. Ngayon guys. Saan natin idikit. Ngayon guys. Meron na. Ngayon guys, babalik na natin for testing. Yun nga guys, salamat sa mga support ng nakasubscribe. Salamat sa suporta. Maging din sa mga napadaan lang sa ating channel. Salamat. Iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. Like, mag-share, pwede rin mag-comment. Bali, kakabit lang natin tong nut for testing.
Lagyan natin ng tubig, guys. Nakakulo na siya. Guys, tingnan natin ito kung mag-trip-trip. Focus lang tayo dito, guys. Ngayon na mag-trip-trip yan. Boiling point na siya. Ayun, guys. Nag-trip up na. Ayun, guys. Okay na siguro to. Nagpa-function na yung kanyang mga ano, mga bimetal. Tsaka umiinit na siya. Umukulo na. Okay, guys, dito na lang. Maraming salamat.